regular visits and damages with your parents. Okay? Ngayon namin talaga sa pagpumpok sa aming pupuntad na yung pagpumpok. And please be quiet. And kung ngayon mo sa makatalik na tiniyon, maghimo sa tanan, piyo mo na talaga yung mata. Sige, piyo mo na talaga yung mga mata. Tanan, mapiyo sa mata. Eh, mati kita. So kung nagkapangalit na pa, nagpito ko natin ang ginoo. Ano ka ng lao, diba? Ang wala yung respeto si Lord, no? Gusto niyo lang natin lang ako pa, si Lord Jima. Okay? So close your eyes. No? Close your eyes. And be serious at this moment. Feel the presence of the Lord. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you so much, Lord, loving Father, that you sent us here. Lord, thank you so much. Higit sustainer mo kami. Sa piyak sa among na pagkagumol, sa piyak sa among pagkasalabay, sa among mga parents, Lord, you sustain us na makatapos kami, you sustain us, Lord, na makapamati kami sa sini na kinibatan. As we go on sa among pagkinilipon, Lord, bayi kami, hatagi kami sa tagipusokon ng mga pinamatikon sa among na pangunahuna na handa kong baton sa anuman na among mabagyan karon. Lord, kabay ang mga pulong among mabatikan with regard sa relationship namon sa among ginikanan, hindi mo huyang, kundi Lord, na maging maayo ini, kapagtubo sa among tagsatag sa ating ipusuon. Upti kami, kabay kami, Lord, sa gabi nga ini. Ipadala sa among ang inong balaan ng Espiritu sa pagtuintoy sa amon, at ipadala man sa among ang inong mga angeles, labinigin, si Saint Michael the Archangel, to protect us from all the demon around us. From all the demons na gusto mong kumblag sa aman. Lord, protectahin kami, umayin kami sa sinina mga tiniwan. We ask this to your loving Father, to your Son, Lord Jesus Christ, and be the unity of the Holy Spirit, also through the intercession prayer of our Mother Mary, Saint Joseph, Holy Angels and Saints. Amen. Then the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay. Mayong gabi sa tanan. Kamaluyan ha. Mayong gabi sa tanan. Ang bata at ang tatay may mga similarities sa ilang itsura.
Si Masa ako, ang aking magiging responsibility sa magita, hindi ka mag-worry or hindi ka mag-asubo kung hindi ka pa rin itsura ni tatay mo. Base ang nakuha mo kay tatay mong ilong niya, hindi bilong niya ng itsura. No? Mula, tama mo lang ka, taho ang ilong mo, at ka pa rin ang itsura ni nanay mo, hindi? Okay. Base, kita niyo, hindi sila pa rin ang itsura. Pero pareho sila sa mata. So that's the wonderful thing na ihimo sa Diyos sa aton, na may mga similarities kita sa ating naginikanan, mapaitsura man nila siya o ano man nila siya. Okay? Kilala natin eh. Sina? Si Sia. Kilala nila. How about this one? Nan. Same sila, no? Pareho nila bata. Ang bata ng lalaki, may similarities sa tatay, bata ng babae, similarity sa nanay. Na? Para pala sa inyo, sa inyo mapanibalay. Sana silin ko na, kung hindi naman pareho ang inyo itsura 100%, but there's a truth na pwede magpareho ang inyo mata, talinga nyo, ilong ninyo, bibig ninyo, o kung ano man na arasin nyo. Na? Dapat ko? Pwede ako magpalarihas. Alright? Now, number two. Ano ganito? Pwede man nakuha nato ng ilang ha? Matasan. Are. Hindi nyo maiting. Wala akong itagahan. Okay. Ano yung mga pangalan? Darhia. Ah, Darhia. Ano ang pamatasan ni nanay mo na hindi mo kipalipatan? Ang matindo. Ang matindo. Okay, matindo ang iyang nanay. How about you? Batasan ni tatay mo na hindi ko malipatan. Alright. Kasi sweet nila sa bata. Alright. So, ano bagay ang batasan ni nanay mo na hindi ko malipatan? Ba't siya? So, ang guidance mo? Okay. So, may pasipilin sa bilangan tao na kung maputi siya, nakuha niya lang sa iya na tatay. Okay? Maawal niyo, ano ang patasan ni tatay mo na hindi ko malipatan? Ano ba nga? Siya. Okay. So, at least maasis mo ang imong kaugalingon kung ano ang mga patasan sa atong mga ginikanan. Bayo, kamo, sino magkari ang parents ni Sugarol? Okay. Let us see this. Ano yun eh? Bata. Pero, nakapot ko ra, nga aayhan. Pakipakita. Ano ang rason? Tumuli yung tatay yan eh, sumarol man. Matin niya, diin pa ako nasunok. Before ako mag-serve sa simbahan, sa una, kung diin may namatsal sa awang pamilya at tumuto. Wala ko na yung mga, tama na lang, pagpulit na ako, pagta kay sumarol tatay ko, sumarol man ako. But then, wala ko na yung ginapagugal sa inyong amo na dapat ang mukunin nyo. Kundi nakita ko kung doon ano ang pagbago sa ginoo sa paguhin ko. Okay? Nga man, hindi na pwede mga marangang amo na ako lagi nila rin, paano ako sila, baka blur na ako, mas umarol man ko. Yes, ang akong tatay, may araw pa sila kabisyo. Pero mind this, wala na ako. Ang muna ganit, kung ano ang traits sa inyong ginikanan, mga mamamalain na traits, palahubog, matasan niya palahubog siya, pero hindi niya pwede magpalahubog ka. No? Pwede mo yung paguhon ang imong kaugalingon na manulain na sa imo amuhin. Okay? Ano ang inyong observahan? So, ano ba yan? Ano ba yan? Sige, ano ang hambal mo sa imahin? Sa image? Okay. They are the charts to wear. No? Mga palasimpa, hindi sila. Kung ang taon natin, nga man kung may mga bata na palasimpa, tungod ang parents palasimpa. Sa group 5, may aral ito nga nung nag-share na nga man lang sa first time siya, tungod ang mga ng parents na ginadala siya sa simbahan. Ang iya nga guardians, kumbaga, no? Ang grupo ko. So, nga man may mga charts to wear, tungod kay may mga parents na nagdala sa ilang mga kabataan sa simbahan. Alright?
Tanya? Hindi makamot nga na kung naawanda mo sa bata, ngayon lang pala sila. Pero hindi nagkakahulugan kung ang nanay mo, kaaring kanisukong, kung ang nanay mo, kanyang tatay mo, wala ka simba, hindi ka na din mong simba. Wrong. Kaya ako wala akong ipatapos sa ako ng parents na religious. So, no? Pasalamat ako sa grasya sa Ginoo, nga na kilala ko siya, kahit nala ako sa simbahan, kapag sa diin, maserpisyon mo man siya. Okay? Hindi ka mo magkasubo kung inyong parents, so kung wala ka simba. Hindi ka magsunog sa TBL. Anong TBL? Hindi ka Diyos pa ako yun lang ka. No? Kasal, bunyag, luburan, kung nagkapasimbahan. Kasal, makatungo sa simbahan, di mapakasal. Makatungo sa simbahan, di mapabunyag sa baka. Makatungo sa simbahan, kay inundo muna. No? That is a sad reality na nagkatabog sa aton. Pero dapat ang anaton. Okay? Number three. Bilang pamatangon, nagadepende kita sa ato nga? Quality. Depende ko sa ginikanan nyo. Paano sa anong aspeto? Sa financial. Sino diri ang ispila college? Kaya pika ba? College, no? Saan mo iskila itong college? Kasi nagpapamusin ko mga parents. High school. Elementary. Hindi pala karang kaaring diri. Nagadepende sa ginikanan. Tama? Yes. Parang duman nyo ini. Tanan kita nagadepende sa akong ginikanan. Nga amang wala na akong ginapanundong sila. Ang napanundong lang nato, we are depending on them. Nga dapat tagaan kita nila sa akong needs. Dapat dipanundong kita. But we don't think of them. Wala na akong sila ginapaminsan. Ang ginapaminsan ko lang nato, natagaan kita nila sa akong adlaw-adlaw na kitahanan sa akong pag-ispila. Tama hindi? Hindi ka lang? Tama? Pero wala natin kita paminsan ako at ilinganan. Si Dispicture ang kayo naman ba? Ano na? Na, sino ang nakalami dire na imbrikan sa inyong boy, na girlfriend? Na girlfriend. Na girlfriend. Okay, in-advise ang nasa inyong mga parents? Tatanong niya, huwag tatsuki na. Right. So, ikaw, nakaali ka in-advise ako sa parents mo? Kasi mo? Sa mga taon nyo, ang atong parents, mapapalain man o kung maayon man ang matabog sa aton, ara perme sa likod natin. That's the reality. Katawan nyo? Kung pinaproblema mo, ang adlaw-adlaw mo, mas pagit ang ginikanan mo. Sino di ka aking imbrikan sa iyang mga boyfriend? Huwag din nito sa rabayo, kailangan ito. So on? Sakit ang break up, no? Pero mas marami ang advice ng ginikanan. Di ba lang? Mas marami ang ginahambalan ka sa iyong parents. Pero ang iba sa atong kung gina-advise sa parents na ito, ang laikay, lumulay. No? Okay. Imbis na ginalagyan kita, ang pag-interpret ako sa kaya sa atong ginikanan, ginamulay na kita. Hello? Araw ka mula? Na, di ba lang? Imbis na ginalagyan kita, para sa atong, ginamulay na kita. Pero hindi ina ako ng realidad. Gusto sa nakuntang sa tansang maginikanan ang atong namang mga kaibahan. Okay, number four. Nataon na ito. Ay, alam. Dalam. Personal na pamalanggong ang tanan sa ginikanan. I know talaga mo may mga personal na pamalanggong ang tanan sa inyong maginikanan. If ever, Abe, try to think of this. If ever, Abe, may tama nila pangayon, no? Ikaw, Abe, pangayon na sa last message to your mom, sa iyong mga mama, ano inak siya? Ano ang imong last message sa imong mama? Bakit ever na pangayuhan ka sa last message? I love you. Ikaw naman! Salamat sa tanan. Salamat sa tanan ma. Ikaw naman! Salamat sa pagbalikin. Okay. I-challenge sa kamusulong. Okay? Sa plan nyo, may araw ang tatlo ka pumangkot dire. Sa tansa ka pumangkot, kung sino mga kasabag, tagaan ko price. Seriously. Ha? Ready ka na ba? Yes! Tagaan ko price sa mga kasabag sa pumangkot. Okay, first question. Dari lang ha? Ang dala, ang kasabag, inanglan, ibayaw, o iyang amot. Hindi sa mga answer ito, oros. Okay, nakabayo na siya. First question. Ano din? Ang labing na layo kayo kay nanay, kay tatay mo.
Eh, sakta. Ang price, natagusin mo karon. Pagka mga pinalanggaon, isip ko. Okay, very good. Karoon na taga ang price. Okay, sino kayo pangalan? Si Jay. So, ito mo lang karon. Okay. Number two, sino ang gusto ng sabat? Okay, ini. Number two. Dapat sabun niya na? Number two. Kay sino ka mas malapit sa nanay o kung sa tatay na sa akong si mama. Kahit kung si mama ko may problema ako, arata na daw, bilik, ipanay ko, inaplastar na ang lamesa para magpamati, tapos nilay ay naman. Tapos, siyempre ni Abby, kay papabin, no, pwede kami kaaway, no, pangpapala sa amin, kaya kung baloy kami kay Chitian. Alright. So, sabun niya lang ako, ano yan pa na? Okay. Okay. Next, last question. Are na muna na bayaw sa so next one, are na bayaw. Okay, last question. Paano ka naging kaangit sa iyong nanay o tatay? Pisikal ba na o sa pamatasan? O sige, explain. Alright. So, akiya, pisikal na, pamatasan ka rin, panalo? Hindi. Okay. Katatlo na ito ka lang, sumunod lang ako sa price. Surprise lang, price. Alright? Okay. So, next. Pwede na ako for next. Now, number four. Ay, sorry. Number five. Kung ano ang pinahipo sa bata na ga-replika sa kinikanan. Oo, hindi. Oo. Oo, okay. Example, what is your name? Jacob. Si Jacob na nawat. Kakay mo, nawat ka naman. Di ba? Kung ano ang ginihin ko sa bata, nag-replika sa ginig kanan. Kapag niyo tuhod, kamunag ang basa, assist mo, di ba? Okay, may nakita ko sa inyo na picture. Ang taon na taon nila. Ano ang inyong nakita? Any words? Ano ba? Natapong line. Okay? So, kung nakita ang ilang na bata, ano ang inyong impression sa ilang ang parents? Ano yung impression sa mga kaki? Ikaw? Ano yung impression mo sa parents nila? Kinakita mo ang mga bata sa kaway? Ano ang bato sa parents nila? Sinurewa ng bata, okay? Aside from that, ano ang posibleng iambal mo sa parents? Na, di ba lang? Usually, ang ating assessment sila, kasi wala na inatumbuhan sa ilang inaganan, ano mag inaway? Di ba lang? Pakita gali? Na, kira yung mga marites, ano ginabra nila? Next. Ano ang inatang lakas pag isa nila? Kita mo? Kapano sa mga sesko sila yung mga pamati sa guro sa mga ginikanan? Kita mo na, kita? Oh, yes? So, I think, sa pictures ay talo, other people would think, siguro ang tatay niya matter away, or nanay niya sa kaba away. Pero wala lang mostly nga, gina-think other people, but at some point, siguro, nagulang ang mga parents niya sa pagpangalan sa iya or like na-influensya sa mga friends and they buy on their own. Okay, so let's reveal the message for you. Na, taga, ano ba gali? Basta kulero ang anak kasi ganun din ang tatay. Diba? Saan na ba sa Bible? Na, may paper ka ba sa ba? Natawa niyo ba sa anak? Tres, dos, grabe no? Ano yung anak yung ambal din sa sila? Mapasahan na to. Sa tres, dos,
Nabasahan ko ha? Kay ang Ginoo nagapadungog sa isa ka amay paagi sa iya mga anak. Amo na gali rason. That's why na kung ano makita sa mga bata gareplik sa ginikanan. Bisan pa ang ginikanan maayuan ang pagpadago sa bata. Kung ang bata sa lawayon ano ang pwede ihambal sa ginikanan? Malain. Parang doon nyo na sumong ang inyong nanay, ang inyong tatay, ano ubra niya? Ano ubra ni nanay mo? Bigari. Sino rin ang nanay niya gapanglabada? Gapanglabada ang nanay. Gapanguma. Gapangampo. Gapangampo? Na. Sino ang gapanglapas sa gilid kanan? Parang tumanyo kayo, ang pag... Parang tumanyo kung anong inuubra sa inyong mga parents para na masustain ang inyong inhanglanon. Anong tumanyo? Before ka mo mag-ubra sa isang bagay, which makareflect sa inyong ginikanan, bisan pa ang inyong ginikanan na nagputoy-putoy sa paninguha, nag-ubra sa maayo, pero malain sa panulog sa ibang mga tao tungod kay ikaw mismo mag-ubra sa inyong maayo. Diba? Sa Kristiyan ka, pero lahat mong katasan. Naman sa inyong mga pamayayaw. Diba? Therefore, may reflect din dyan sa imo, no? Ang ginikanan mo, palagbiyayaw man. No? Pwede ka, pero kami ka mag-chismis. Kasi tatay mag-chismis ka. Ako nga ang reflection na ang mga nabata sa itong ginikanan. Di ba? Tama yun eh. Leader ka sa yung ministry, pero wala ka mag-chismis dito. Wala ka mag-chismis. Wala ka mag-chismis. Wala ka mag-chismis. Di ba? Nag-reflect din ina sa itong ginikanan ang mga bagay na itong ginaugra. Anong dumo nyo ina? Okay, next. Mata, pinapaprasa sa simbahan sa responsibilidad sa ginikanan sa pataan. Okay, ini nga, pahapyawan ka lang ay this is for parents, pero dapat aware man ka mo na mo inigali ang obligasyon sa parents. At inyo, may ginapreskwila ka mo, ang pagpreskwila sa inyo, isang kasuruan sa Pilipinas, which is tama. Kasuruan ka sa katong na tungsod. Pero, ginatudlo ito sa katong na simbahan. Nataon na ton. Anong inyong assessment sa picture? Na doon nahisa ang bata kalaki sa may nanay nagkakisa iya ka bata ka babae. Siguro kung wala ka nang inaangay ka tayo sa mga nang ginikanan. Okay, so mo lang yan assessment. How about you? Ano ba sa kaka nanay ka babae? Right, so mo lang yung assessment. So paano naman ikaw? Ano naman ang paglantaw mo? May Lord Jim or sinabi ko ang nagkanta. May good manners. Okay, so para siya may good manners, no? May GMRC daw sa assessment niya. Paano naman ikaw? Ano naman ang paglantaw mo sinatira sa image? May pinilihan. So let us reveal. Ano ay han? Ang imahe kayo ni? Nagpakita sa? Kinahanglan ang ginikanan nato ang magpaispira sa ato. Kaya nakasulat ka rin sa Catechism of the Catholic Church 1601. Pinching ka rin mismo sa simbahan na bilang mga anak kita sa Kristohano, sa mga Kristiyano, dapat ang ginikanan nato nag-send sa ato sa simbahan. And it's sad to say, may mga parents na hindi nila gusto kapag-tuon sa simbahan ang ilang kabataan. No? Kita ko mo sa drama na pala nga si Jaliscate na, no? Nga, ano siya, tama siya ni Estrada, tatay siya, hindi na gusto isin ang bata niya sa espirahan. Tungkol sa bad experience nga na, yes, nga na, yan, yan. Yeah. Tungkol kay Antia, no, Antia sa bata, yung pespira niya sa muna, then gini-ignore lang sila. So, muna yung nahagukan, may mga case man ka muna ng parents, hindi luya ni isin ang ilang bata sa espirahan. Pero katungdanan hindi niya sa mga parents, kung may araw ka mong kilala, kasi kung si Bang Ermine, nakon sila ba sa biyari ni Ray, wala disipila, nari-direk? Nawala disipila? O wala kinapisipila sa inyong mga parents? Nari wala? Hello? Okay, that's good. Okay, wala. Next! Ano naman ang inyong mga itagra? Ganon? The flores, ganon? The brain. How about you?
Okay. Ano ba rin ang pwede niyong mga taga-idea sa image nyo eh? Hindi pala ang ating mga istoryahan, ang responsibilidad sa gilikanan, kung na natin yung kastar, mas kilaon ang ilang bataan. How about this one? Ano ang assessment nyo rin? Perfect. Kahit ang ginaobra nila dire, itunod dapat ang Kristohan ng napang pagkabuhi. So, kinatundoan ng napang pagkabuyo. Sino dire ang parents na nagkatundo sa ilang sa inyo? Sino mga parents ninyo nagkatundo sa inyo sa pagpangabuyo? Nare? The rest pala? Bless ka mo ko ng parents nyo, araw pa sumukupod nyo. Mas bless ka rin ka mo ko ng parents nyo nagkatundo sa inyo how to pray. Rather than tuduhan nyo sa parents nyo how to cheat, how to lie. No? May mga parents ka mo sila eh. Example, ang manok nagkato sa inyong mabakod, sa inyong mabudal. Kapalit at alamit yung marugin ka na kapalit yung mata. Kapalit mo. Ano nga tuduhan sa parents? Mag-pilotin. Di ba na? Which is very wrong. So dapat, amoy na yung assessment natin. Tuluan, dapat kita, dapat ang mabakod natin is maayo. Pag-ispilahon, kakristohan ang mapapakabuhi, depeso sa ispatro. So amoy na. Next, number 7. Upang upon sa vlog, sa maayong matangtangan sa ginikanan kagkabataan. Ano ay hanap pwede kahindrans upang sa vlog, sa maayong relasyon sa ginikanan sa bata? Upang sa vlog, para sa iya sa pinasal, yes. Here is hand. Okay. Sino ba ang matatag sa upang kung sa black sa mayong natanan sa gilikanan? Kakabataan. Yes, ma'am. Ano? Kita niyo nyo? Para sa inyo pag-assist, ano ang image? Hindi pala mag-unay? Ano ay hanong nagkaupang na black sa relationship sa nanay ka sa tatay, no? Sa mga mga kabataan nila. Mababad influence na barkada. Kung natandaan niyo kanina, sa discussion sa self-esteem, sa unang kurento, 15-33, hindi ka mo patuntog ang malayang nakapdana, nagapalayang sa maayong mabataksan. Tama ba? No? Nagablock sa ako. But then, ano ay halang ato ng assessment rin? Ano yun eh? Ano ang pag-assist nyo direct? Ano ang inyong observahan? Yes, yes. Gusto ka ba kami ang inyong wow, very good. Perfect. May mga bagay dito na gusto namin ng mabata na makunay kita sa atong parents, but because of this, busy ang nanay, busy ang tatay, busy ang nanay, paano ka makakunay sa inyong mabata? No? Paano kita makakunay sa atong parents kung busy sila? No? Tungkol kay masako sa trabaho. Next. Ano ang inyong assessment sa picture na niyo? Yes. Yes. Ano? Stress. Madagdagan mo na sa stress kung problemato ka. No? Pati makita. May ilang problema. Grabe na lang na baka. May stress naman. Kung kayo sa stress ng ating parents, is nagiging black rason ako na magsa-black sa ating relasyon sa ila. Papalapit ko sila, ang ating mga parents, nagainit dahil ng ulo. Palayit! Sa kaso! Wala mo lang assessment na pero dapat maintindihan na kakakan may mga rasonis ng amo sila. Tungkol kay basic, kung problema sila, stress sila. No? Dapat intindihan naman natin ng parents. Next. Natawa natin ang assessment sa Biblia. Ang Biblia natin na nagasiling na magpapamudlay si todo ang tao ang huwag na makakaon. The reason why si tatay, agapa, ikaw na malakas, si nanay, ang man na naubra ng mga bata para maipakaon sa atong tanan. Tama hindi? Parang duman na palagi ko, parang nanggagin na tatay niyo sumo. Mati pala? Hindi lang kayo habang mag-iina, hindi lang kayo panong duman talang ang atong napangayoon sa ina. Tayo gusto ko cellphone. Tayo gusto ko bago naman ako ba? Nay, gusto ko pagkuha ko sa patos. Kung si nanay, si tatay, man mapupre. Baka-baka man, parang makikita na yung mga gusto. Pagkakataan na yun, di manundumuhin mga parents.
Diba? Ginapalungkot na lang sila sa kinahanglanon natin. Pero kakalipatan natin sila ng kinahanglanon kita nila. Tama hindi? Okay, next. Now, nagatibuha at atong ginikanan para sa maayong ang future. Tuwal hindi? Na nagatibuha kita sila yan. Ang managin hamal ko, kung ano man ang matabusin mo kay bata kanya, malay o maayong man ang matabusin mo, ulit doon kayo niya. Hindi ipakabatas ang ginikanan na magmalain ang iyang bata. That's why katinguha ang bata para sa ang ginikanan para sa bata na magmaayong iyang future. Okay? Now, may mga parents na subong sini. Ano yung observation rin? Proud. Open. Katama? No? Open sila katama. Proud. May mga tatay na open katama. Gahuman na lang. I love you. May mga tatay na subong sila. No? May mga tatay na gahakos sa iyang bata, gakis sa iyang bata, gabandin sa iyang bata, proud sa iyang bata. May mga tatay man nga, subong sini. It's so hard being a parent. May mga tatay man nga napsiwi. Naapin natin, si tatay natin, hindi kita palangga kayo, ay, minsan kapatid, may kita kapatid nga nag-i-love you sa why kapatid, si kita kay tatay natin, nga nag-aba si tatay natin sa atin, kumusta to? Kahit kalabaran ng tatay, no, hindi sila siyubi sa ilamang palangga. Pero wala nga mga balo, sa tabi ng ulo ka mo, ang inyong matatay nag-observe para sa inyo. Ay, ako nag-ilang, anak, tapos na. At palas na siya, istorya siya, ano binubila siya, ano binubila. Napatkaan ko nila, ako na bata, na broken hearted. Sakit din tali, kaliki, pinapatay, dapat ako manis ng mga tatay, mga papa. Ang muna ko sa, ang mga tatay, hindi natin mapatsaga na nila mapatpalangga. Abi na ito, hindi kita nila palangga. But deep inside sa ila, palangga kita sa ato ng parents. Wala lang na ila ginapakita sa ato. Kaya may mga parents ka, not showing. Okay? Shy time, kumbaga. Na, tandaan natin rin eh. Padunga natin ang matatag sa kamay, nagpanong dumuntagin, ang masakit sa ato ng iloy. Kaya sila, amo, ang atong binikanan, na nag-aaman sa maayong future para sa ato. Kinakalanta niyo pati niya ngayon kasi sa atin ko galing mo niyo. No? Kasi sa Sharak 7:27-28, muna kang basahon. Patungi ang iyong amay sa pukos mo na talipusuan ka hindi pagkalinti ang mga pagpasakit sa iyong iloy. Dumduma ng iyong mga gilitanan amo ang nagbunag sa iyo. Sana pala ikaw makabalos ang ilagin mo para sa imo. Muna yung realidad. Biblia mismo na nahabal sa ako, mapadungga na ako ng atong tagsang amay. Again, paano natin sila mapadungga? Ano ganing assessment? Kung ano atong ginaubra, nag-reflect sa ita. Therefore, kung may mga achievement kita sa school, what's it even from the atong parents? No? Kung nag-monroll ka, takwan ka, kung best reader ka, kung matematisyan ka, nakita ay nasa ginikanan mo, proud sila sa iyo. Nag-reflect sa iyo kung namin sila mga bata, guro ang umanunan sila. Ang dumog, no? Na ginahatag natin sa ating parents, ginahanglahan kita na dapat maging maayaw kita ng mga bata, no? Sa ating ginikanan. Ang ating relationship, hindi po ulihin para na itayuhon natin. Kung may ari din rin, na hindi malapit sa nanay, hindi malapit sa tatay, dapat subong pala pag humutunong training, dapat magmalapit kita sila. Naman, itindihan nila karoon. Next. Number 9, ginapahikaluman sa simbahan ang responsibilidad sa kabataan sa ilang ginikanan. Mga bata, may responsibilidad pa nga ho sa inyong tagsang ginikanan. Kahit ano nyo siya, natawa natin ang responsibilidad sa ginikanan, sa bata, I mean. Una, pagtahot sa ginikanan sa pulong at sa buha. Sino din yung mag-abot? Bisa ba sa inyong nanay? Sa inyong tatay? Gabres ba? May aga, may gabi? Bisa na, kaya ba? Mag-chat ko sa mama ko, ma, may gabi. Ma, mayung hapon. May bata na ko. May pamilya na ko. Diba? Sino ko? Brasi na? Nga, subong may pagkabot ko sa inyong balay. Ay, good morning. Ay, good evening ma. Good evening pa. Ikaw? That's good. Continue. No? Dapat, kita mismo may pagtahod sa atong ginikanan sa pulong kag sa buka. No? Hindi kaya atong ginikanan gusto lang natin sa baton. Kung may mga bagay na hindi na akong gusto sa ila. Pero sige, may mga mabata, may mga bata na nag-iingo sa ila na dilingan na, ay gusto ko na ipakita ako sa ila, kaya nga mong masmit.
puro na lang ba ako? Kaya nga, namin hindi ka hata. Budak ko takay. Ngayon, gusto ko video balanay. Na, babaes mo ka mo. Tapos, singitan mo pa sa satubakan sa madamo ka na mo. Diba? May ako sila nga bata. Pero dapat, ang atong hinubrahon bilang Kristiyano, pagtahot sa gilinganan sa pulong at sa buha. Next, pagtatahot ang gilinganan sa ilang at igulamon. Nga man na ginalap ko tayo eh. Natatapot na akong gilinganan sa ilang at igulamon. Kaya ang realidad, doon ba nito mamagot mo gina? Kung ikaw ang pamamagot sa last message para sa iyong mga nanay, ang kailangan ng iyong mensahe. Salamat na. Ikaw? Tandaan ko magamit, ikaw lang sabot. Okay? Tandaan nyo, tandaan kita may mga words kita na buhian sa ato ng parents. Either masalamat, ma-inab you, pasalamat, pa-inab you. Okay? Next. Ang anak, nawala ay natatag sa gilitan ng labing pangalawa sa sanyang kumuluo ng Timoteo 5:8. Assessment nila sa tablo. Dapat natin naman ang gumawa, no? Samtang nagadakog kita, samtang nagatubog kita, ang atong tag sa ginikanan, nagatigulang mahina sila. No? Samtang nagatubog kita, samtang nagadakog kita, nagatigulang mahina sila. So, hindi natin magbulaton na masilip kita ulihin na ang tanan. Ngaman ulihin na ang tanan? Ngaman ulihin na ang tanan? Ngaman ulihin na ang tanan? Masilip kita rin na balangga, bugit ikaw, nay, tay, pero sa amuni ng sitwasyon. Do not wait for the time na makita ng inyong parents tira mismo kapag ng balangga mo. Nay, tay, I love you. Subok pa lang, parang dumunyan namin, ano ang pwede nyo ihatag ang message sa inyong ginikanan? Samtang wait na sila. Just because the reality is this. Kung lang taong nato ng realidad, ang realidad, tandaan, sa manubali o tsotso, wala si bisang sino o mataw na mapapaisol sa adlaw sa kamatayon. It's true. Because, sa kaalam ni Solomon 2:5, hindi mo mapaisol ni ito, kaya nakatala na ay ni. No? Nakatala na na ang tag sa kamatayon, sa tag sa kataw. Mapati ka mapag sa hindi. Ang akong nga magulang, mga bahay, sa mga namon, napatay siya sa COVID. Manong 32 pa lang siya. You don't expect it to happen. No? Wala siyang ginapiling ang edad, ang death, o ang kapatayon. Ganyan, samtang buwi pa ang parents mo, subong panong dumaini. Panong dumaini, gagawin mo parents, dapat nga haluman mo. Kung may mensahe ka sa iyong mga parents, hindi na magulat ang pangang ang was. And try to meditate to this video. No? Kakapayunta ka mo na mag-hipos ang makadali, kanila daw ang takanan ng video na ini.
That's how grateful kita tanan. Kami mga parents kita, no? Na mga parents kita na handa din sa paghatag sa atong sa ilang life. Life is very na, at saya na, not just because kagibunan niya ang bata na to, but because she loved that child so much. Even though it pains her, wala nagibunan ang bata niya. No? Kung isubaybayan niyo din, sundan niyo din ang story, dati siya na-abroad ng nanay, pero kayo na nasa balik. No? Nagpasakit na iyang bata, kag iya din tata. Kung natawal mo, kung ma-lose hope ikaw, masurrender ka na lang sa sitwasyon na to. Pero ang nanay never did not surrender. As like our parents, they never surrender in us because they love us. Hindi kita pagsukuan sa ngatong nga nanay, sa ngatong nga tatay. Bisa nino kapakadungol, no? Bisan ano kapakasalawa yun. I remember the story of St. Monica, the mother of St. Augustine. Before St. Augustine was saint, isa siya kabasag gulero, isa siya kapalahubo, isa siya kasuwail ng bata. For more than 14 years of praying of St. Monica, the miracle happened. Na milagruhan si Santa Monica and St. Augustine nagsulod sa pagkapari. Kita nyo? The greatness of prayer. The greatness of the love of the mother. Kung nataw natin, isang kadakong example na si Mama Mary. Mama Mary love our Lord Jesus Christ from whom to whom. Halos sa taga-angka niya, pakato sa kasakit kagamatayong ni Kristo sa cross. Kung ikaw, huro ang nanay, kita po bata, naging higtan, tapos kinapakakul sa likod, for how many times ka nagduruwa ang tulaan niya, nagadugo ang likod sa bata mo, ano ay hand of painful niya. Nakita niya ang tanan ni Mama Mary sa niya, nakalantaw sa niya ang bata. That's why, ang parents, no? Ang parents, ang sakripisyo, ang pagpalangga, hindi matutungan ni isang sino. Bisa mga asawa ka man, nakapasa sila ka, daw, dapat kayo bata, pero hindi na matutungan. Okay? I invite everyone again to sit comfortably. Okay? Sit comfortably. Ka, parang dumunyo yung subo. Ano ay han ang akong na mensahe kay nanay, kay tatay. Sa wala pa sila ginkuha sa Ginoo ang ilang mabuhi. Ano ay hatang pwede ko ihambal sa ila? Okay? Malibot si sister nyo iyan, hatang sa sululatan, isulat ninyo ang inyong messages sa inyong mga parents. Pwede nyo ihambal na tatay. Tay, no? Palangga kung ikaw. No? Kung ano ang sentiment message ninyo, ang pinakahaling ba, alibuturan sa inyong tagipusoon ang inyong ikisulat sa inyong mga parents. No? Message nyo para kay nanay at tatay nyo. Ngalanan nyo ha? Ngalanan nyo sa babaw? Hindi hayo ha? Dapat pangalan nyo din. No? Hindi kayo ang ibutan nyo sa babaw, pangalan nyo din. Then, butangan nyo sa mensahe nyo. Kung ang mensahe nyo para kay nanay, dear nanay. Kung para kay tatay sa likod, ibutan nyo dear tatay. Pwede sa likod, kay nanay, sa pihak kay tatay. Okay?